Patay ang mag-asawa at kanilang 8 taong gulang na anak matapos matrap sa nasunog na bahay sa Bulacan. Inilikas naman ang mga pasyente ng Philippine General Hospital sa Maynila nang magkasunog sa isang bahagi ng main building nito. Saksi, si Emil Sumangi. Mag-aalas 6 ng umaga kanina na magkasunog sa bahagi ng mezzanine ng main building ng Philippine General Hospital. Dali-daling inilikas sa mga pasyente sa atrium o quadrangle ng ospital ang iba naka-stretcher o wheelchair. Yung usok ay gumapang, so walang choice kundi ilikas muna yung mga pasyente namin sa wards 1, 2, 3, and 4 kasi yan yung malapit sa area. Grabe po yung usok doon sa likod. Kaya yung mga tent po, pinagtatanggal ng mga guard. Si Edeline, 3:00 pa raw ng madaling araw nasa ospital para sa check-up sana ng asawa sa neurologist. Mapasok na po kami, yun sinabi na hindi na daw kami matuloy pa. Pumasok dahil may sunog daw sa ward. Kaya po lumabas kami lahat. Base sa initial investigasyon ng Manila Fire District, nasunog ang tinatawag na on-call room sa mezzanine sa main building. Ang involved po natin is a mezzanine. Which is ginagawang doctor's quarters na doon nagpapahinga yung mga doctors natin. Ang involved po natin doon is overheat of ng air condition. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang sanhing nasunog. Wala pong nasunog na pader, kesame, flooring, kundi po yung sunog po nangyayari sa mga medical supplies po na nandoon. Yung area nga po na nasunog ay renovated area po, yung office complex na yun. No? May maayos po yung room yun. Kaya hindi naman po daw sa wiring, kaya kailangan po namin iimbestigahan. Pasado 7:00 kaninang umaga nang tuluyang mapula ang sunog, walang naiulat na nasaktan ang Department of Health. Umalalay sa mga pasyenteng kailangang ilipat ng ospital. Humingi naman ang paumanhin ng pamunuan ng PGH sa mga naabalang pasyente dahil sa insidente. Nakatuon daw ngayon sa rehabilitation ng ospital ang ilan sa kanilang mga programa para maisaayos sa mga luma ng pasilidad. 3 beses na ito ngayong taon na nagkasunog sa PGH. Nasasunog na! Madaling araw din kanina nang lumugablabang apoy sa isang bahay sa Bulacan-Bulacan ang mas masaklap. Nasawi sa sunog ang mag-asawa at anak nilang 8 taong gulang. Naririnig po kami na nagsisigaw po tapos nag-iiyak, humingi po ng tulong. Sakto po na pagdating po ng bombero, sinabi po namin na may nahingi po ng tulong. Natagpuan daw sila sa loob ng isang kwarto kung saan sila maaaring na-trap. Tinatayang aabot sa 1,000,000 piso ang halaga ng pinsala sa sunog sa bahay na tindahan din ng e-bikes at scooters. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangin, ang inyong saksi.